pagod ka na daw sa mga katrabaho mo. Eh sa kakatrabaho mo, may boss ka daw na napakihirap ka usap. Tapos may katrabaho ka rin na may hirap ka usap. Tapos tipong papasok ka pa lang, eh gusto mo na umuwi. Ay nako, baka burnout na yan. Halika kayo, pag-usapan natin yan. Totoo naman, nakakapagod magtrabaho, huwag na nating i-over-romanticize ito. Pero hindi ito dapat humantong sa puntong pagod na pagod ka nang wala ka nang kayang ibigay at ubos na ubos ka na rin. Ayon sa World Health Organization, ang burnout ay isang occupational phenomenon. Ibig sabihin, nangyayari sa trabaho. Although hindi ito classified bilang isang medical condition, maaari itong maging syndrome na naidudulot ng sobrang stress sa workplace na hindi na mamanage ng maayos o di naman kaya ay hindi na mamanage successfully. Yan ay described bilang pakiramdam na sobrang pagkapagod na tipong exhausted ka na, pakiramdam na mayroon kang distansya sa trabaho mo, negatibo ang tingin mo sa trabaho mo at hindi ka na nagiging efisyente sa iyong ginagawa. Pupwede rin na kapag pakiramdam mo, talunan ka na sa trabaho o parang wala ka nang ginawang tama at simply, nawawalan ka ng motivation na gumalaw sa trabaho. Strictly speaking, burnout lamang yan kung ang konteksto ay sa trabaho. Yung nababurnout ka sa mga kasama mo sa buhay o sa bahay, eh ibang usapan na yun. Sinasabi na usually ito ay galing pa rin sa kawalan ng kontrol mo sa trabaho o ginagawa mo sa buhay. Kunwari, ikaw ay maraming mga trabaho ang sinajuggle tapos hindi ka na masaya. Maaring burnout yan kapatid, lalo pati kung yung pakiramdam mo ay natatabunan ka na lamang na natatabunan ng mga trabaho mo. O pwede rin ay kung ginagawa mo yung trabaho mo tapos lagpas naman siya sa skill set mo. Kunwari, nilalagay ka sa customer relations, eh hindi ka naman skilled para doon kasi ang alam mong gawin ay mag-manage ang data sa computer tapos medyo introverted ka pa. Maaari kang ma-burnout dyan. So all in all, galing pa rin ito talaga sa hindi tamang work environment at mismanagement ng mga tasks na inaatang sa worker, kaya lalong umuulit-ulit at nagiging magulo yung trabaho. Ito yung tips para hindi ka ma-burnout. Una, i-weigh mo muna yung options mo. Baka oras nang mag-let go ka sa trabaho sa tingin mo ay hindi naman para sa'yo o di naman kaya ay magbubawas ka ng trabaho. Pangalawa, tingnan mo rin kung pwede mong i-delegate yung trabaho mo para maka-keep up ka pa rin sa mga kinikita mo dyan. Baka naman kasi kayang i-delegate sa iba yung ibang workload para magpapatuloy pa rin natin yung stream of income natin na yan. Pangatlo, magpahinga ka naman kapatid. Kung may pagkakataong magbakasyon, gawin mo. Kinakailangan tanggapin natin na may mga pagkakataon na kinakailangan natin magpahinga. I-acknowledge mo muna yan na kinakailangan mo yon at kausapin mo yung mga katrabaho mo. Maintindihan nila yan. Pangapat, make friends kahit maliit na circle lamang upang magkaroon ka ng tamang social connection para mapaghingahan mo ng sama ng loob mo. Panglima, mag-ehersisyo. Nakaka-release yan ng feel-good hormones kaya po pwede ang makatulong sa'yo. At tandaan mo parati na ang trabaho ay tinawag na hanap buhay. Hindi hanap patay. Sabi nga, aanin mo pa ang damo kung patay mo yung kabayo. Wala nang kakain yan. At ayun, sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw ko rin po talaga. Nagkakasakit kayo. Kaya naririto pa rin po ako. Nagpapaalaala sa inyo. Dahil sa huli, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you the next episode. Ingat!